Magandang araw po mga kababayan. Ako po'y kakain na, pero itong pagkain ko na itong mga kababayan, sabay gawa po ng videos. Kasi itong mga ulaming ko ay puro mga halamang gamot ng tinatarget na karamdaman nito ay number one po sa diabetic po. At saka goiter, yung thyroid po. Bagong lahat mga kababayan, ay huwag po sana ninyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na din po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng ipapalabas kong videos. At ganun din po mga kababayan, paki-follow din po ang aking FB page Juanito Valera 367 at ang aking official page, Juanito Valera, mga kaubayan. Ang halamang gamot na ito, mga kaubayan, ay matagal ko na pong pinapalabas sa aking mga videos. Noon, unahin ko po ito, mga kaubayan, kasi hindi po nila nasusundan yung proseso, yung kung paano magsilbing gamot ang isang halamang dagat. Nang halamang dagat na ito mga kaubayan ay ito po. May videos na po ako sa aking YouTube channel at saka sa aking FB page. Dito sa Facebook mga kaubayan. Ngunit napakarami pa rin pong nagtatanong kung paano ang proseso ng paggamit nito para magsilbing isang uri ng halamang gamot na mabisa po sa goiter. Sa thyroid po, mga kaubayan. Kasi ang alam po ng ating mga kaubayan ay sapat na po sa kanila na pag sinabi mo pong gamot sa goiter ay sapat na po sa kanila yung kinakain lamang po. Hindi po. Tulad po ng aking ipinalabas sa aking videos noon, hindi po lamang kinakain yan. May proseso po, mga kababayan, kung paano po magsilbing isang uri ng halamang gamot. May proseso po mga kababayan kung paano po magsilbing isang uri ng halamang gamot. Itong lato o arosip kung tawagin. Ang proseso nito mga kababayan para magsilbing isang uri talaga ng halamang gamot at tatalab po. Hindi po basta-basta kinakain ito. Ito po mga kaubayan ay pinipiga po ito. Pinipiga po ito ganito po. Ibabalot po sa aluminum foil ito o daon ng saging tapos iihaw po, iluto po. Pag naluto na po mga kaubayan, pipigain nyo po itong ganito. Ayan po. Yan, lalabas po yung katas niya. Ayan po. Lalabas po ang katas niyan mga kaubayan. Ayan po ang katas niyan oh. Ngayon po, pag lumabas po yung katas niyan, mga kaubayan, ang unang proseso po ng paggamot sa goiter ay yung sapal po nito, binabalot po yan sa aluminum foil o dahon ng saging. Tapos po, iniihaw po yan, pinapainit ng maligamgam po. Pagkatapos po, pag maligamgam na po, yung kayang-kaya po natin ang init sa kapo, itapal dito yan, mga kababayan dito. Pag naitapal na po yan, hayaan na natin yan na magdamag o ilang oras na nakatapal yan. Ang importante po doon ay yung pong init at katas nito ay papasok po doon sa loob para gamutin niya po yung goiter natin. Pagkatapos po ng proseso noon, saka naman po ngayon iinumin itong sabaw na ito. Mga tatlong kutsara o dalawang kutsara, sapat na po yun. Kasi sa halagang 30 pesos na nabili ko po, napakarami ko na pong nabili. Mga kabayan, nandun pa po, hindi ko pa po nahugasan lahat. Ganun po yan mga kababayan. Ganyan po ang paggamot sa
goiter, pag ito po ang ginamit, lato o arusip na isang uri ng halamang gamot, mga kababayan. Yan po, tatalab po yan, mga kababayan, mabisa po sa goiter yan pag nasa tamang proseso, mga kababayan. Pangalawa po, abdo ng bangus. Ito po, namili ako ng abdo ng bangus kanina. Ayan po yung abdo niya. Yan po. Sinasabawan ko po yan, mga kababayan, katulad nito, nagpakulo po ako ng sabaw. Nagpakulo po ako ng sabaw, mga kababayan, at sasabawan ko po ito. Ayan po. Ito po. At yan po ang pinakasabaw ko, mga kababayan. Yan po ang higupin ko. Ngayon, kukunin ko po yung sabaw at sasabawan ko po, mga kababayan. Napakabisa po ito sa diabetic. Sa diabetic naman po ito, mga kababayan. Napakabisa po. Marami na pong nakasubok nito. Ito po, mga kababayan. Sabaw po ng munggo ito. Ito po yung sabaw. Ito po yung... abdo ng bangus, yan po, mga kababayan. Yan po. Bale, ito po ang pinakasabaw ko ngayon, mga kababayan. Maluluto na po ng kusa siya dyan. Yan po. Yung pait po ng abdo ng bangus ay yun po ang gagamot sa diabetic, mga kababayan. Sana po ay may naunawaan ninyo kung paano po yung proseso ng paggawa ng gamot, ng gamit-gamit po ay yung abdo ng bangus, tulad po nito, mga kababayan. Yan po, abdo ng bangus. Ilalagay ko po sa rep ito, mga kababayan, para may meron na naman po akong igagamot sa aking sarili pag ako po ay nangailangan. At pangatlo po na isang uri ng halamang gamot, mga kababayan, ay ito po. Ito pong talbos ng kasoy, napakabisa po, mga kababayan. Itong talbos ng kasoy sa gamo ay sa sakit na diabetic. Mabisa po ito, mga kababayan, kasi po sa mga probinsya, ito po ang ginagamit namin na panggamot sa sakit na diabetic. Ang proseso po nito, mga kababayan, ay kinakain po ito ng ganito. Katulad po nito, kinakain po yan, inuulam po yan, isinasawsaw ko lamang sa kamatis. Ganyan po. Masarap po siya, mga kababayan. Ang gagamot po doon ay yung pakla po nito. Papatayin niya po yung asukal natin sa loob ng ating katawan ito, mga kababayan. Hindi po ito nakakalason. Kasi itong talbos ng kasoy ay isang uri ng halamang gamot na ang kaya niyang gamutin ay yung diabetic, mga kababayan. Kaya wag po nating baliwalain itong tatlong uri ng halamang gamot na ito, isang uring halamang dagat, at itong lato para sa goiter. Ito, mga kababayan, para sa goiter po ito, at itong abdo ng bangus, mga kababayan, ay mabisa po sa diabetic. Ito po, sinabawan ko na po kanina. Kaya ang lasa po nito, mapait-pait po siya, mga kababayan. Masarap po ang pait niya, mga kababayan, para lamang pong papaitan. Yan. At ito naman po ay mapakla-pakla po siya, medyo mapakla po siya, pero masarap po siya. Dahil inuulam po talaga ito at panggamot sa karamdaman, itong talbos ng kasoy. Kaya sana po, mga kababayan, ay may naunawaan kayo ng konti, may nalaman kayong konti sa aking ipinalabas na videos na ito. At kung maaari po sana ay pakipalong aking FB page at pakishare po ang aking mga videos para yung ating mga kababayan
na nangangailangan ng halamang gamot at nasa kapaligiran nila po ito at nasa palengke, ay malaman po nila, mga kaubayan, na ito'y gamot sa diabetic at goiter, mga kaubayan. Hanggang dito na lamang po at kakain na po ako at marami pong salamat.